Hello everyone, welcome back to our channel. And for today's video, pag-uusapan naman natin ang iba't-ibang techniques in summarizing ng English for academic and professional purposes. Let's go! Ang gagamitin nating reference ngayon ay ang English for Acad Module, Quarter 1 Module 1 Reading Academic Text ng DepEd NCR. Bago ang lahat, ano nga ba yung summary? Yung summary, yung pinaikling version ng original. So, since na pinaikli siya, yung mga nakalagay lang dito or nakasulat dito ay mga importante pa sa mga importante. So, syempre, kung tinanggal yung mga hindi masyadong importante o kailangan, mas maikli siya kesa sa original, so summary. Yung first technique natin dito ay ang tinatawag na somebody wanted but so. So, yung strategy na to ay tumutulong sa mga estudyante na mag-generalize, i-recognize yung cause and effect at hanapin ang main idea. So, ano nga ba to? Sa example natin, yung kwento ni Little Red Riding Hood. Okay? So, gagawa ka muna ng table na merong limang column. Yung first column, somebody. Second, wanted. Tapos, but. So, at pinakahuli ang then. So, sa somebody, who is the text about? So, isusulat mo dito yung bida ng kwento. So, sa example natin, yung bida ay si Little Red Riding Hood. Ang kwentong ito ay tungkol sa kanya. Yun yung sa somebody. Wanted, ito yung gustong gawin ng bida. Okay? Yung nabubuo lang naman kasi yung storya, kasi yung bida, meron siyang gustong gawin. Okay? So, dito mo isusulat kung ano ba yung gustong gawin ni bida, ni Little Red Riding Hood. So, what did the main character want? She wanted to take cookies to her sick grandmother. So, gusto niya magdala ng cookies doon sa lola niya. Dito sa but, what was the problem encountered? Ayan, dito na isusulat mo yung balakid ng kwento na magpapahirap sa bida natin. So, susulat natin dito, she encountered a wolf pretending to be her grandmother. So, lalagay mo sa but. Again, ito sa but yung balakid sa bida natin. So, how was the problem solved? Anong ginawa nung bida natin para masolusyonan yung problema? Okay, para ma-manage yung problema. Yun. So, yung example natin, she ran away crying for help. So, yun yung ginawa niya dun sa kwento. And then lastly, dito naman sa part na then, tell how the story ends, yung ending. So, since na tumakbo siya crying for help, a woodsman heard her and saved her from the wolf. So, yun na yung ilalagay mo sa then, yun na yung ending ng story. Tapos dito na matatapos yung summary mo sa somebody wanted but so. Pero hindi pa dyan talaga totoong nagtatapos ha, kasi pa lang to, yung parang outline ng summary mo. Gagawa ka pa of course na summary in paragraph form. So ito na yung itsura niya. After answering the questions, combine the answers to form a summary. So yan, basahin natin. Little Red Riding Hood wanted to take cookies to her sick grandmother, but she encountered a wolf. He got to her grandmother's house first and pretended to be the old woman. He was going to eat Little Red Riding Hood, but she realized what he was doing and ran away crying for help. A woodsman heard the girl's cries and saved her from the wolves. So, ito na yung final output mo. Galing sa outline mo dito sa ginawa mong table. So, by the way, hindi porket ito yung nakasulat sa table mo, yun na yung isusulat mo word for word. Okay? Hindi ka pwede kang magdagdag o magbawas ng mga words dito. Basta remember lang, yung susulat mo lang of course, yung pinaka-importante, yung pinaka-kailangan para makagawa ka ng summary or para masulat mo yung kwento in a shorter version. Okay, next nating technique yung tinatawag na SAAC method. Okay, S-A-A-C. This method is particularly helpful in summarizing any kind of text. So, kahit ano daw kayang gawin itong SAAC method na to. So, ano ba yung SAAC? S for state, A for assign, another A for action, and C for complete. So, gawa ka ulit ng table daw na may apat na column. First column, state, ilalagay mo dito or susulat mo dito yung title ng storya.
o kahit na anong ano diyan title ng kunwari movie, sulat mo yung title ng movie. Hindi ka na di naman kaya libro o article. So example natin dito ay yung kwento ng ano, The Boy Who Cried Wolf. Ayan, The Boy Who Cried Wolf. So since yun yung title, yun yung ilalagay mo dito sa state, sa column ng state. Next part is yung assign. Ilalagay mo dito, isusulat mo dito yung pangalan ng author. Okay, pangalan ng author. So, The Boy Who Cried Wolf ay ginawa ni Aesop. Si Aesop ay isang Greek storyteller. Action, what the author is doing. So, ano bang ginawa or ginagawa ni Aesop dito sa storya? So, ang example nito ay tells o di naman kaya ay explain. So, dito sa example natin sa The Boy Who Cried Wolf, si Aesop, ang ginagawa niya ay nagkukwento siya. Tells ang verb natin. And last part is the complete. It dito kukumpletuhin mo yung summary. Actually, kung mapapansin niyo no, yung pinaka summary talaga nung ano nung kwento ay nakalagay dito sa column na complete. Okay, dito ano sa state assigned action lalagay mo lang din yung title, sinong sumulat, tsaka yung anong ginawa nung author. So dito mo talaga ang pinaka summary talaga niya ay nakasulat dito sa complete. So of course, ito yung pinakamahaba at pinakamalaking part. Remember ulit, syempre susulat mo lang yung keywords saka yung mga importanting details. What happens when a shepherd boy repeatedly lies to the villagers about seeing a wolf? Putol to eh, may karugtong pa to eh. So again, katulad nung kanina, somebody wanted but so, ito lang yung pinaka-outline mo, gagawa ka pa ng final version. So ito yung itsura niya. Kukumpletuhin mo naman yan ngayon. So basahin natin, The Boy Who Cried Wolf by Aesop tells what happens when a shepherd boy repeatedly lies to the villagers about seeing a wolf. After a while, they ignore his false cries. Then, when a wolf really does attack, they don't come to help him. So, ito na yung summary ng kwentong The Boy Who Cried Wolf na ginawa using SAAC method. Again, yung SAAC method is for state, assign, action, and complete. Third method natin, third technique natin ay tinatawag na 5 W's 1 H. Itong technique na to ay gumagamit o nagre-rely dun sa anim na crucial question. Who, what, when, where, why, and how. So, ito yung mga question na to make it easy to identify the main character. Of course, nandun yun sa who. Important details nasa what, when, where, why, how, and of course the main idea. So yung example na kwento na gagamitin natin ngayon ay ang The Tortoise and the Hare. Okay, The Tortoise and the Hare, ito talaga yung original, hindi siya rabbit. Diba sa Filipino ano to eh, ang pagong at ang kuneho. Okay, fable. By the way, yung fable, story na ang mga karakter ay mga nagsasalitang mga hayop. Fable yan, tawag dyan. So, ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5. Anim na column. Okay? Lima para sa W questions at isa naman sa H questions. So, again, who, what, when, where, why, and lastly, how. So, who is the story about? So, ano to? Bida ang isulat mo dito. Bida ang ilalagay mo dito. Sa kwento natin, ang bida ay si Tortoise. What did they do? Or what did he or she do? Si Tortoise, he raised a quick, boastful hare and won. Boastful meaning mayabang. When did the action take place? Hindi sinabi sa kwento kung kailan. So, ano to? Wala tayong ilalagay dito. Where did the story happen? An old country road. Why did the main character do what he or she did? The tortoise was tired of hearing the hare boast about his speed. So sa how naman, anong ginawa ng main character para makamit yung ano niya? Yung ano yung tawag dito? How did the main character do what she did? Paano ginawa ng character yung ginawa niya?
So the tortoise kept up his slow but steady pace. So dito sa example na to, anong ginawa ni tortoise para manalo laban kay hare? Okay, so again, hindi tayo nagtatapos dito. Ito lang yung pinaka-outline natin. Kailangan natin itong buuin as a paragraph. Okay, so walang example dito eh. Alright. Paano ba to? Paano ba to bubuuhin? So, yeah, hindi tayo, ano, hindi tayo kailangan word for word pag bumubuo na ng, ano, ng paragraph. Pwede itong i-ramble, syempre, ang pag-arrange mo dito sa mga details na to must be appropriate and logical. So, subukan natin. So, parang ganito. In an old country road, the tortoise raised a quick, boastful hare and won. The tortoise did that because he was tired of hearing the hare boast about his speed. He was able to defeat the hare by keeping up his slow but steady pace. So parang ganun lang, kung meron kayong mas magandang version, edi yun yung gawin nyo. Okay, now, pang-apat, first, then, finally. Itong technique na to ay gumagabay sa mga estudyante na masummarize ang events in chronological order. So ibig sabihin yung pagkakasunod-sunod ng mga event. So first, what happened first? Anong pinakaunang nangyari? Nakalagay dito ang main character at ang main event at action. Okay, then what key details took place during the event or action? Okay, anong nangyari sa climax? Okay, anong nangyari dun sa pinaka-importanting event ng storya? Finally, what were the results of the event or action? So anong ending, anong nangyari pagkatapos nung climax? So, example na kwento dito ay ang Goldilocks and the Three Bears. So first, Goldilocks entered the bear's home while they were gone. Then, she ate their food, sat in their chairs, and slept in their beds. Finally, she woke up to find the bears watching her. So, she jumped up and ran away. So, yun yung ano, summary ng story ng Goldilocks and the Three Bears. Ang daming details na tinanggal sa version ng summary na to, no? Kasi Goldilocks, parang importante siguro para sa akin lang na i-include sa summary yung ano, yung tatlong klase ng mga pinagpipilian niya, yung example yung ano, sobrang laki, sobrang liit, doon siya sa ikatlo nagsettle down kasi tama lang sa kanya. Anyway, yeah, ito yung ano, summary ng Goldilocks and the Three Bears. And lastly, we have give me the gist. This type of technique is like giving a friend the gist of a story. So, informal yung dating niya. In other words, they want a summary. So, kunwari pag may nagtatanong sa inyo kung anong nangyari dun sa kwento, bibigyan nyo siya ng, ano, ng summary ng kwento. Okay, pinaikling version, not retelling yung mga lahat ng details ng nangyari dun sa movie or story. Hindi mo yung sasabihin sa kanya. Sasabihin mo lang sa kanya yung pinaka-importanteng event na gusto niyang malaman. So yeah, again, this is informal. Pag pinagawa kayo nito, tanong nyo kung meron bang minimum or maximum words. Okay, kasi syempre ako, tulad ko, hindi ako masyadong talkative. So pag may nagtanong sa akin kung anong nangyari dun sa kwento, syempre short, very very short version lang yung sasabihin ko sa kanya. Alright, so that's gonna be it for our lesson for today about the different techniques in summarizing ng English for academic and professional purposes. Sana may natutunan kayo, sana nakatulong. Kung hindi ka pa nakasubscribe, babay, mag-subscribe ka na. Turn on mo na rin yung notification bell para palagi kang updated sa mga future uploads ko. Ciao, goodbye!